Hello guys, kumusta kayo? Good morning. Mga ka-overseas, ipapakita ko sa inyo. Natatandaan nyo ba to? Alright, yung ating jujube fruits, di ba? Ang local fruit ng UAE. Di ba? May mga bunga na naman siya. Di ba? At ang dami. Di ba? Pag nagbunga siya, hitik na hitik eh. Kita nyo yan? Ang dami niyang bunga oh. Kaya medyo malilit pa siya. Mga 1 month or 2 months, pwede na to. Pwede nang makain. May hinog na siya. Sa bagay ito, pwede naman tumakain, guys. Pwede siyang makain. Di ba? At tinikman ko na siya kahapon. Wala siyang lasa. Di ba? Tinikman ko. Wala siyang lasa. Para siyang ano? Nyogan. Alam niyo nyogan? Yung prutas sa Pilipinas na parang maliit na buko na pag binuksan mo, green na green siya, bilog. Pag binuksan mo, yung loob niya puting-puti. Ganun yung lasa niya. Wala. Diba? Para siyang ganun. Wala siyang lasa. Sarap. Lutong. Kupa tayo siya. Ito. Kupa tayo siya. Ngayon. Kanta ko sa inyo. Ang lutong eh. Lutong. Ang lutong guys, sarap. Ayos. Kaya sinuli pa natin yung ating jujube fruits, di ba? Ito kasi pinapakain lang to sa kambing. Kasi wala namang kumakain dito. Kaya kapag siya ay medyo lumaki na yung kanyang sanga, pinuputol yan. Pinuputol lahat doon. Yung sa pinakasanga niya. Pinuputol. Di ba? Pinuputol. Alright. Pero itong puno na to, di ba? Malapit doon sa ating sa farm. Ito yung masarap na jujube fruits. Matamis siya. Maliit lang siya pero matamis. Matamis siya, matamis. Ang sarap. Kaysa doon sa ibang mga puno. Di ba? Iba ito. Ibang lasa itong puno na to. Ito. Imagine nyo, nag-iisa lang siya dito. Wala siyang kaagaw. Kaya siguro isa pa yung dahilan kung bakit siya tumamis. Di ba? Walang kaagaw yung kanyang nutrisyon. Di ba? Hindi katulad dun sa ibang mga jujube fruits na nandito sa paligid ng farm. Tabi-tabi sila. Di ba? Magkakamukha lang naman sila pero yung lasa magkakaiba. Di ba? Hindi sila ganun katamis. Pero ito matamis. Ayos, Covers TV. Hanggang sa next time, yung ating update dito. Tikman natin yan. Alright. Sinuli pa lang natin, Covers TV. Yes, ingat tayo lahat.